Magandang araw sa inyo. Ipakikita ko sa inyo kung paano gumawa ng dinaing na bangus. Sa ngayon, nandito sa harap natin ang mga ingredients. Unang-una, itong ating bangus. Bali, swerte, nakabili ako ng maliliit na bangus. Nangyari dito, biniya ko lang siya sa gitna. Tinanggal natin yung mga laman loob. So, ganyan lang ang itsura niya. At ito, meron tayong isang ulo ng bawang. Bali, pilit-pit ko lang siya. Gagamitin tayo ng suka, ng asin, ng pamintang durog, at gagamitin tayo ng white sugar. So sa ngayon, ang mangyayari nito, lalagyan muna ng asin at paminta ang ating bangos. Irarab natin sa kanya. Ilagay natin ang asin ng bangos. Irarab natin. Ganun din ang paminta. Para tumalap sa kanya yung lasa. So ganun din ang tumata. Paulit-ulit lang natin gagawin itong step na to. So mamaya kapag ito ipinapad natin, nakatalab na yung lasas sa bangos. Yung iba kasi gumagamit sila ng bechin sa ganito. Ako, ginawa ko yung alternate, pinalitan ko siya ng asukal. Halos ganun din naman ang lasa. Nasarap din siya. Saka ang kagandahan ng ganitong maliliit na bangos, pag ito ay pinirito mo, halos ang matitira na lang na maramdaman mong tinik dito ay nasa gitna na lang. Yung mga maliliit na tinik, baliwala na siya. So hayaan lang natin na nakaganyan muna siya kahit mga isang oras para ang asin at paminta ay tumalab sa ating isda. Mamaya pakikita ko naman sa inyo kung paano itimpla ang suka kasama ng asin at paminta at bawang pati ng ating white sugar. Sa ngayon, pisa na natin i-combine ng ating pagmamarinida nitong ating bangos. So, halos 1 cup na suka. Gagamit tayo ng 1 teaspoon ng asin. Kasi kung naalala nyo, nilagyan na natin ng asin at paminta ang ating bangos. So, tamang-tama lang ito. So ang ating paminta, lalagyan naman natin siya ng white sugar. Magamit tayo ng mga 1 teaspoon. At isasama na rin natin ang ating bawang.
So ginagawa ko siya, kinukumbin ko muna sa isang tasa. Bago ko na lang siya ilalagay sa malaking bowl kasama ng ating bangos. So i-mix lang siya ng ganyan. Pwede nyo rin naman lasahan kung kontento na kayo sa alat at anghang niya, saka sa tamis. Ita-transfer na natin siya sa isang malaking bowl. So ito ang ating bowl. At ang ating bangus naman, makalipas ng isang oras, ay ilalagay na rin natin dito. So pataob ang gagawin natin muna. Mga ito, pag ito'y nakababad na, mamaya, ibabaligtad mo ulit ito makalipas ng isang oras. So, at least yung buong party ng bangos ay makakababad sa suka. So, ilalagay natin ngayon itong ating ginawang pambabad. Okay lang na ibabad natin siya na matagal, mas magiging mas masarap siya. So sa ngayon ganyan siya, makalipas na isang oras, ibaliktad naman natin. Ito naman nasa ibabaw, ilagyan natin sa bandang ilalim. Ayan ang bangus ay ibinabad natin ng 4 oras sa ating suka na may halong bawang, asin at paminta na may asukal din. So pwede na natin siya iprito. Sa ngayon, nagpainit na ako ng mantika dito sa ating lutuan. So pwede na natin siya iprito. Kung napansin nyo, hindi siya masyadong matalsik kasi ginagawa ko sa kanya. Bago ko siya ilagay dito sa plato, lalagyan ko siya ng paper towel. Tapos, tinutuyo ko rin siya ng another paper towel pa sa ibabaw. So, pag tinirito mo, hindi siya matalsik. So, kahit wala siyang takip, hindi siya magtatalsik. Tama-tama lang itong sukat ng bangus na to. Kasi pag ito'y naluto na, halos yung tinik niya, maramdaman mo na lang na tinik na matigas sa kanya, itong gitna lang. Pero itong mga maliliit na tinik, pwede mo na siyang kainin. Magiging crispy na rin siya. So kung napapansin nyo pa, yung ibang mga nagpiprito ng isda, talagang natatakot sila kasi matalsik talaga. Ang dahilan, no, kasi basa pa yung niluluto nila, nilalagay na nila sa lutuan. So kailangan dinadry din nila yon. Gumamit sila ng kahit na paper towel. So after 3 minutes, binaligtad ko na siya. Luto na yung isang side. So mga 3 minutes ulito. So after 3 minutes, luto na ang ating daing na bangos. Napakaganda niya. So sa ngayon, luto na ang ating daing na bangos. Pwede na natin siyang hanguin. So sa ngayon, luto na ang ating daing na bangos. So simple lang siyang gawin. Sana subukan nyo to. At sana naibigan nyo rin itong recipe natin na to. Siya nga pala, paalala ko uli.
kung meron kayong account sa YouTube, i-subscribe nyo lang ang aking channel. So, once na magkaroon tayo ng bagong upload na video, ay makikita nyo agad siya. Salamat sa inyo.